transfer ko sa GMT to GCash to online. Pagka mag-open po kayo dito sa GMT, pwede po sa branch kayo mag-open dito at magpa-register ulit. Ibibigay nyo lang po yung inyong passport kasi doon po ako nagpa-register ng time na yon kasi wala pa po silang online. Tapos nagkaroon sila ng online. Automatic naka-register na ako sa ano kasi binigyan din nila ako ng card ng GMT. Pagka dito naman po, mag-inform lang kayo, mag-message lang po kayo sa GMT na gusto nyo magpa-register. Kailangan lang po dyan passport. Pagkatapos po nun, yun, pwede na kayo mag-deposito from DOAR to GMT. Pagka mag-deposit po kayo sa DOAR to GMT, naririto naman po sa aking video kung paano. Tapos, ang magiging problema naman po nyo ay pagka Saturday, hindi rin po marareceive ito sa inyong GCash. Kasi noong time na nag-deposito ako dito sa GMT, Saturday, tapos nakataon Sunday, holiday nila. Kaya Monday ko pa siya na-receive sa aking GCash. Na ngayon, minesis ko ang GMT kung bakit hindi ko siya na-receive. Hindi rin sila nag-message sa akin ng Sunday. Monday pa, automatic na pumasok yung sa dineposito kong DOAR to GMT. Nung pumasok na, okay na, na-deposito ko naman siya sa GCash ko. Ngayon, akala ko sa remittances ko siya makukuha kasi GCash to GCash siya. Wala siyang mobile wallet kagaya sa NEMA at saka sa Rewire. Pero automatic sa GCash account mo rin siya papasok sa inyong cellphone. Kung doon mo siya niregister, hindi mo na siya kailangan kuhanin sa remittances. Yun lang po ang experience ko dito sa GMT, DOAR at saka sa GCash. Baka GCash po ba yung aking inano? Kasi madali po siyang i-open. Kahit narito ka sa Israel, pwede ka magkaroon ng GCash. Basta mag-register ka lang dito, tapos yung SIM card na sa Pilipinas, pwede mo siyang gamitin na pambayad sa yung SS, Pag-ibig, MP2, MP1, housing loan, at saka sa pagbabayad ng kuryente, tubig, ilaw, na hindi mo na kailangan pumila yung mga kamag-anak mo o kapatid o kahit na sino na kailangan pang pumunta sa labas para doon pa magbayad. Yun lang po yung kagalingan nito. Pero pang magbabayad po ako ng SS, sa Union Bank po ako nagbabayad through online na hindi na din po, hindi ko na rin po pinapupunta yung pamilya ko sa SS. Doon po automatic papasok na po kaagad yun sa aking SS. Eh, paano pag hindi napopost? Kasi kalimitan, hindi napopost yung payment ko. Ang ginagawa ko, pag hindi napopost yung payment ko, i-email ko sila sa, halimbawa, yung housing loan ko, umaabot ng isang buwan, hindi pa rin napopost yung payment ko. Kasi minsan, may billing statement na pinapasa sa akin ng SS. Ay, ang Pag-ibig pala. Ang Pag-ibig kasi ang kadalasan na hindi ka agad nagpo-post ng billing statement ko na nakabayad ako. Kaya ang ginagawa ko, chine-check ko siya sa aking online app, ang Pag-ibig ko na payment ko sa housing loan ko, na minsan hindi siya napopost. So, ang gagawin ko, sila ay mag-i-email sa akin na kailangan ko nang bayaran yung billing statement ko sa housing loan. Yung email na nandun doon, ikakopy ko yung payment na binayad ko sa housing loan. Kaya yun, mapopost ka agad automatic yung aking binayad na payment. Ganun lang dito sa Pag-ibig. Ito yung matagal mag-post ng payment. Kahit sa Pag-ibig branch ka magbayad. Ang tagal nila ako. Kaya kailangan i-verify nyo palagi ang inyong Pag-ibig pagka nagbabayad kayo ng Pag-ibig nyo through online o di kaya pagpupunta kayo doon para nakikita nyo kung na-post yung payment nyo. Kaya huwag nyo iwawala ang resibo kasi pag nawala ang resibo tapos hindi na-post yung payment, kadalasan magkakaroon kayo ng problema. Yun lang po. Maraming salamat. Isa pa rin pala ang naging problema ko sa GMT ay ang pagka ang gagamitin kong phone ay hindi yung kung saan ako nag-register. Kasi minsan, ang ginamit ko itong Samsung ko na register ko na yung password ko passport at saka yung phone number ko tapos isa-send yung code tapos nakalagay lang doon confirmation. Dito naman sa isang cellphone ko pag dito ko siya ilalagin, approve. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pag-open ko sa GMT. Yun lang po yung isa pa sa problema ng GMT. Kailangan i-message nyo sila na nagpalit na kayo ng cellphone para ma-continue nyo yung pagta-transfer ng pera. Yun lang po. Salamat.
search nyo na lang po yung GMT online para makapag-transfer tayo, tapos log in. Pero kung register lang po, mag-register, tapos ilagay yung passport, tapos yung pagka may code na bank transfer natin, i-copy lang po kung ano information na rito, tapos i-search nyo yung Bangka Doar sa website kung wala pa po kayong application, tapos i-press nyo po yun, tapos ilagay nyo yung username, password, tapos money transfer. Pagka money transfer, i-copy lang po dito yung information ng GFT, tapos ilagay kung magkano, tapos pagka yan i-transfer mo, ganito lang po yun. I-send yung code sa phone number. Pagkatapos nun, i-next. Tapos, ma-re-receive nyo na yung receipt na itatransfer natin pera sa GMT natin. Tapos, i-open uli natin yung GMT online. Tapos, pagka GMT, ilalagay nyo yung ID. Tapos, yung mobile number. Tapos, yung makikonfirm nyo na yung dumating na yung pumasok na yung pera na tinransfer natin. Tapos, i-send money to Israel. Tapos, lalabas yung beneficiary. Kung wala naman yung beneficiary, tapos, yun, may 50 shekel na. Tapos, yun, approve. Tapos, sa bank na hindi nyo hahanapin yung GCash. Tapos, pag nakita nyo na yung GCash, i-press nyo lang. Tapos, yung number, account number nung pagsisendan nyo ng GCash. Tapos, yun, pagka na-approve na, yan, may ma-receive kayong email. Yun lang po.